konti, i-discuss ko sa inyo kung ano yung naging experience ko bilang isang TUI. So, ano nga bang experience ng naka-quarantine? Balita, April 9, in-announce sa amin na yung hinandle ko na patient is nag-positive sa COVID. So, habang hinahandle ko siya, naka-ano naman kami, naka-PPE naman kami. So, sa COVID, so as protocol sa amin, kailangan muna kami magpa-swab, hindi kami pwedeng mag-report sa work habang wala kaming negative result ng COVID. So, nag-start yan April 9. Hindi muna ako nag-report dun sa work. Tapos, ang tagal kasi kami bago kami na-swab. Kasi, so April 15, tsaka ako na-swab. So, yun. Ayun nga. So, after 2 days, April 17, negative naman yung aking swab result. So, once na negative na siya, back to work na kami, kailangan lang namin maghingi ng clearance na fit na kami to work. So, ano kami mga ginawa ko habang naka-quarantine ako? So, syempre, Netflix. Actually, hindi naman siya nakaka-relax habang naka-quarantine ka kasi sobrang nakaka-stress yung pag-aantay ng resulta. Sa totoo lang, yung anxiety ko ang taas-taas talaga. So, talagang, alam mo yun, yung parang hindi ka naman talaga nakakapagpahinga habang naka-quarantine ka. Kasi ang dami-dami tumatakbo sa isip mo. Kung ano nga ba yung mga nangyari habang hinahandle mo siya, ganyan. So, magpupaktra ka talaga mapapaisip ka. Tapos, what if mag-positive ka? Anong mangyayari sa family mo? Anong mangyayari dun sa mga nakausap mo? So, sobrang nakakatakot. So, the moment na sinabi sa amin na nag-positive yung patient. So, yung tinawagan ko agad si mother. Sabi ko, yun nga, may na-handle kami na nag-positive sa COVID, ganyan. Tapos, ano nga yung gagawin namin? So, una, syempre, matik na yung pagkain. Hindi na ako pwede lumabas ng kwarto. Legit talaga. Hindi ako lumabas ng kwarto. Ano lang, nalabas lang ako kapag mag-CR, syempre. Pero, yun, hindi ako bumababa kasi madalas andun yung, dun sila tumatambay, sila kuya, sila mama. Ako, nasa taas lang. Tapos yung CR dito sa taas, ako na lang yung gumamit. Lahat sila sa baba na naliligo. So, para less exposure, kumbaga, yun. Una, sinabihan ko na kailangan yung pagkain. Is dito ako kakain. So, ang ginawa ni mama, hinahatiran talaga ako ng pagkain. Hinahatiran ako ng pagkain. Para iniiwan lang niya sa labas ng kwarto, tapos ganyan. Tapos second, sinabi namin sa barangay namin na PUI ako. Na ayun, na nagtrabaho ka sa registered nurse, ganyan, tapos na-expose, ganyan. Kasi, parang protocol daw nila yun sa barangay na kailangan para ma-monitor din nila kayo. At ito yung super hassle talaga kasi everyday kailangan namin i-report sa kanila yung temperature namin. Lahat kami dito sa bahay. So everyday magte-text yung birth as in parang barangay health worker nila naka-assign sa amin. Kailangan everyday i-text namin sa kanya yung temperature namin. Magsasabi kami kung may mga nararamdaman kaming symptoms, ganyan. At that time, yun, everyday, for 14 days yun, ire-report namin sa kanya. Tapos, bawal na, parang kinonsider na rin na naka-quarantine yung mga kasama ko dito sa bahay, guys. So, yun, bawal kaming lumabas ng bahay. Hindi naman talaga kami lumalabas. Si mama lang madalas lumalabas for the grocery. Pero, di, ayun, yung birth na naka-assign sa amin, siya yung pumupunta dito sa bahay para mag- grocery para sa amin. So, tatawagan lang namin siya, sasabihin namin, ma'am, meron kaming need namin magpa-grocery, magpabili ng ganyan, kasi protocol daw nila yun. And, bawal silang tumanggap ng tip, kahit bigyan mo sila ng 20 or 40 pesos, para dahil nga, gin-grocery mo sila, hindi nila yung tatanggapin. So, yun, parang ano na din, syempre nakakahiya, kasi magpa-grocery ka sa kanila, ganyan, nakakahiya yun. Pero, protocol daw nila yun. So, yun. Sila yung nag-grocery para sa amin. Tapos, si Papa pumupunta din dito sa bahay para dalhan kami ng mga groceries, ng bigas, ganyan. So, for 14 days yun. So, actually, hindi ko na natapos yung buong 14-day na quarantine kasi na-clear naman ako sa work and pinag-report na kami na sa duty. So, after 8 days, from the moment na na-quarantine ako, basta nung na-moment na nag-
karoon ako ng result. Pinag-report na ako sa duty. So, yun guys, ito, ipapakita ko sa inyo yung kwarto na tinutulugan ko nung una. And tinutulugan ko na ikalawa kasi naglipat ako ng kwarto. Kasi gusto ni ng lola ko yung malapit sa may hangin. Hindi yung masyadong kulot. So, ayun, pakita ko sa inyo guys. Ito. Ito yung una kong tinutulugan na kwarto. Sumipat ako dito sa master's bedroom. So, tulog dyan ni mama ngayon. Ito yung terrace. Dito ako minsan nagpapahangin. Ay, ang hihina tricycle. Ayan, tambay-tambay ako dyan. Netflix, ganyan. So, nakaupo ako dito, ganyan. Nagmumuni-muni. Ito yung madalas kong picturean. Ayan, ayan. Kita-kita, ganyan. May mga halaman. So, yun guys. Basically, yun yung naging experience ko for the whole 9, almost 10 days na naka-quarantine ako. So, ang lungkot, nakakalungkot at nakaka-depress. Hindi naman nakaka-depress, parang nakaka-anxious. Sa totoo lang, mag-antay ng resulta. Kasi, talagang maano ka, mapapaisip ka. And, hindi, talagang everyday nag-pray ako noon na sana ispera ko ni God sa virus na to. Marami pa akong pangarap, ganyan. So, yun, thankfully, nag-negative naman ako. And guys, hindi lang yun ang first time. Merong second time. So, next time ko na ikukwento sa inyo ulit. And see you guys! Bye-bye!